Meron pa mga nangungutang na ano. Parang bigla mong naging kaibigan. Meron nga sa akin, ano eh, nabuntis ko daw siya. Oh, tapos diba? Naging ipampalaglag. Ayun na nga. Hindi lahat ng doktor yung mayaman. Kasi kung hindi ka financially literate, wala. Ito na lang inumin mo, gagaling ka na. Sino mo, ano, resident body mo ng OB? Ano tayong pangalan din eh. Ano yung maganda? Hindi. Sige, may mga tanong tayo dito tungkol sa... ikot tong usapan natin tungkol sa... Usaping pera. Usaping pera at kung pagdodoktor lang ba ang pathway natin. Ito, tinatanong to kahit sa comment. Oo. Lahat ba ng doktor mayaman? Yung lahat pa lang, parang... Yun nga. Hindi na totoo. Hindi na totoo. Ikaw? Hindi. Hindi. Ano muna ang definition ng mayaman? Yun nga eh. Kasi, well, kung magiging ano tayo, kung magiging... objective tayo, technical. Technical. Oh, ayun diba? May tier yun eh. May tier, ang sabi, kapag ka daw mayaman ka, kapag ka daw ang income mo is 350,000 above. So mayaman. O 350 above. A month. Mayaman. So mayaman ka. Umiite. Kumikita ka ng ganyan eh. Wala mong katotohanan. Walang katotohanan yun. So lahat so, yun, ba ng doktor mayaman? Yun. 350, at least 350. At least 350. Mayaman. Ang tanong ay kung lahat ng doktor mayaman. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Pag lahat. Kasi, ako hindi naman ako kumita ng ganyan. Ako rin, hindi naman ako ganyan kumita. Kasi kapag ka kasi, titingnan mo yung pang gastos. Gastos sa pamilya, gastos ng kung saan-saan, yung ilaw, kuryente, tubig. Saka yung pinondo mo. Oo, yung pinondo. Yun. Pinuhunan mo. Pinuhunan mo sa pagdodoktor. Hindi lang naman iisang milyon ang pinondo mo sa pagiging doktor eh. Magkano na ba ngayon? 200, 300 per 350 year? 350 na yata sa Lasal. 350? Parang ganun. Isang ano? Isang taon. Isang taon. 200 yata sa atin dati. No? Oh, 200. 180 to 200. Oo. Butis, scholar tayo. Oo nga pala, may bawas pa. May bawas. Naka-50 ako nun eh. Last. So, sige, 350 times 4 natin. 350 times 4. Tingnan natin. Oh, 350 times 4. Nasa 1.4 yan. 1.4 million. Eh, bukod pa doon yung ano, bukod pa doon para yung pagkain, yung renta, at yung iba pang mga ano. Kalayata kasi ng mga tao, kapag doktor, automatic, kumikita agad ng pera. Hindi. Hindi nila alam, kapag internship, meron kaming sahod na 2K per month. Buti nga kung may sahod. May sahod ka ba doon? Meron. Ay, hindi, wala kami. Wala kami sahod noon. Kayo meron ba? Meron kami sa St. Patrick. Ah, doon ka nag-intern? Doon ako nag-intern. Lumipat ako eh. Kasi nga yung tatay ko nagkasakit. Ah, okay. So, yun. May sahod kami doon. So, anong gagawin mo doon sa 2000? Oh, anong gagawin mo doon? Pang-upa pa lang, kulang na eh. Wala na, di ba? Kaya ako nag-uuwian ako. Eh, hindi naman makakuha noon sa gas, yung gasolina. Diba? Although sa amin, merong libreng gas. Oh, yun. Pero kahit pa, gas lang bang kailangan? So, siguro dyan papasok yung... Kailangan natin na... May sinasabi si Chinggit na ano, dapat marami tayong source of income. Oo. Kailangan hindi talaga. Hindi lang dapat. Tingin ko pre, ano, parang yung kanina na pag-usapan natin, nakulong na eh. Oo. Tsaka hindi tinuro sa atin sa med school kung paano mag-dumiskarte sa pera. Tama. Lalo na yung, bukod doon, pati yung mga pag-file ng MBI, pag-file ng mga TIN, hindi tinuro eh. Pero pag-graduate mo naman, yun yung kailangan. Unang-una hahanapin sa'yo yan. Kapag kunwari, mag-start ka ng practice, mag-start ka ng residency, hahanapin sa'yo yan eh. Paano yung BIR mo? Paano yung mga TIN mo, yung mga ganyan? SSS, GSIS, mga ganyan, di ba? Ikaw, pero paano mo di-discard yan? Yung gano'n? Ang pera? Ako meron akong ano, yung tinatawag ko na 70-30 rule. 70% ng lahat ng kikinikita ko nakatago sa banko. Yung 30% nun, yung 30% ng lahat ng kinikita ko na sa akin. Yung doon sa 30% nun, di ba, tatlong 10, hinahati ko pa 10, 10, 10. Yung 10% lang dun, yung allowance ko for the month. The other 20% is emergency fund. Nang buwan na yun? Nang buwan na yun. Kapag ka hindi siya maiibo, hindi siya magagalaw, save ulit. So 10% lang yung ng kinikita ko, yung ginagastos ko. Ako pre, yung emergency fund ko, nakaano siya? Para nakasama siya doon sa savings. So ikaw pala, binabuan-buan mo? Binabuan-buan ko. Para lumaki na lumaki yung emergency fund mo. Kung hindi mo siya magagamit. So palaki siya ng palaki. Kasi palaki din ang palaki yung kinikita mo kapag ka, palaki habang tumatagal. Pero sabi nila pre, ano, wag daw lagi naka-imbak sa banko. Tama naman. Maganda yung pinapaikot. Maganda pinapaikot. That's why, yung mga nasa banko mo,
Siguro, kung gutugutin mo, lalagay mo sa investment, mag-invest ka sa kung saan-saan. Pero, definitely, huwag ka mag-invest sa scam. Mm. Yun lang talaga. You just have to know. Dapat alam mo talaga. Dapat alam mo kung saan ka mag-invest. Kunyari, is this company reputable? Alamin mo talaga. Mm. Kung tatrabuhin ba ito ng mga ganyan. Mm. Ayun. Kailangan talaga marunong lang talagang kumilates tayo. Utang, pre. Umutang. Oo naman. Umutang rin. Oo naman. Bangko. No? Bangko. Mm. Sa bangko. Umutang ako sa bangko. Parang pre yung ano? Alam. Diba, kunyari, ay, di ikaw, sikat ka na, nasa YouTube na. Ikaw nga eh, ikaw nga eh. Tapos di ba, minsan may mga kaibigan tayo, mga pamilya tayo na ano. Oo. Sa nangihingi. Mm. Tapos kapag di man na chinat. Oo. May mga ganyan ba sa'yo? Meron. Meron din. Anong diskarte mo dun? Ang diskarte ko dyan, una bibigyan. Sa una lang. Tapos, tinuturuan ko kung paano mag... tinuturuan ko, parang, kumbaga, ito, bibigyan ko sa ito. Pero... tuturo ko sa'yo paano ka magkakaroon ng diskarte mo. Tama. Sabi nga nila, teach a man how to fish. Oo. And do not, parang, bigyan mo ng, huwag mong bibigyan lagi ng isda. Oo, bibigyan ng isda. Turuan mo paano, mang isda. And he lives for blah, 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 ganyan. Kasi hingi nang hingi sa'yo. Oo. Ganun na nga. Pag di mo naman pinansin, sasama. Oo, magandang sasama ang loob. Meron pa nga mga nangungutang na, parang bigla mong naging kaibigan. Mag-message sa'yo. Dati hindi ka dati pinapansin. Parang ano, parang inaaway-away ka pa nung elementary ka. Mga hugot siya. Oo, may mga ganun. Tapos mamaya mag-message sa mga. Madami nga ganyan. Oo, diba? Ganun. Pag kayo, kapag nag-ano rin kayo, content kayo, biglang may mag-chat sa inyo na... Meron pa nga lumalabas pa rin na ano, kapatid ko daw siya sa amay. Oh, putik. Tapos meron din, kapatid ko daw sa ina naman. Mga ganun. Meron nga sa akin, ano eh, nabuntis ko daw siya. Oh, tapos diba? Nangingi pang palaglag. Ayun na nga. Wala naman akong ganun. Bait naman. Mga kapatid lang. Mga kapatid lang. Ang nabubuntis. Oo nga eh. Ano ba yan? Eto, lahat ba ng, kung yung kanina, lahat ba ng doktor mayaman, sinagot natin, hindi. Mm. Kasi nga, at least 350 yan na bab. Itong tanong na to, lahat ba ng doktor yung mayaman? Ayun. Diyan na papasok pa rin yung literacy sa pera. Oh, literacy sa pera. Sabi nga natin kanina, hindi ito na ituro sa med school. Hindi naturo pa. Diba? Kaya may mga doktor na hindi lahat yung mayaman. Case in point, my father. No? Dumating sa punto na lakas ng kita niya. Lalo, kasi siya yung nag-iisang nag-iisa siyang EENT nun sa lipa. So, isipin mo, lahat ng pasyente, he sees 50, 70 patients a day. Back in the days, 1970s, ganyan. 50 to 70s. Per day. Per day, ah. Isipin mo yun kung gano'ng kadaming pera na meron siya nun. Pero, nawala yung practice niya noong... nag-usbo ng hospital, hindi siya nag-invest sa hospital. Hmm. Hindi siya nag-invest sa stocks. May mga inaalok sa kanyang mga kung ano-ano mga ayun. Ano hindi na properties hindi niya inintindi. Tapos nawala yung practice niya kasi he was too engrossed with us nung dumating kami sa buhay niya. He was so focused sa amin mga bilang mga anak niya sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga anak niya. Hanggang sa nawala yung practice niya. Sa pagkawala ng practice niya, tayong mga doktor, no work, no pay tayo. No work, no pay tayo. Oh. Yun yung dapat rin intindin. Yes. Kasi kapag moment na hindi na tayo nagtrabaho, wala tayong kinikita. Malaki yung kita, pero kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain. Kumbaga, yayaman tayo hanggang tumanda eh. Oo. Kung magtatrabaho ka. Magtatrabaho ka rin hanggang tumanda ka. Pero kung hindi ka mag-i-invest, kung wala ka ng mga ganyan, wala. Kaya ganun yung nangyari sa father ko. So, hindi lahat ng doktor yung mayaman. Kasi kung hindi ka financially literate, wala. Kung hindi ka marunong mag-invest, kung hindi ka marunong dumiskarte, kung wala kang foresight, wala. So, it boils down to, ano, tamang hassle. To be fair naman sa father mo naman, at least nagampanan niya pagiging ama. Pagiging ama sa amin. Feeling ko kasi kahit yung parents ko, tinatanong ko sila eh. Mm. Kasi diba uso ngayon yung mga... insurance, mga investment. Mm-mm. Dati yata, pero hindi ko sure. Parang wala pa, tsaka parang takot pa yung mga tao. Yes, Bago lang rin kasi. Mm, bago nga lang din. Tsaka dati, ang uso nun, yung mga network marketing. Ah, talaga? Oo. Yun yung uso nun? Yun yung naging uso. Yung parang, dun parang nung umusbong, nagsimula yung mga ganun, mga Hindi pa. Scam ba yun? Medyo. Going into that, no? Maraming mga doktor din naman na pero sila, yung mga doktor na yun, dumidiskarte sila. Dumidiskarte sila. Yung dumidiskarte sila ng ganun. Pero,
inaalam nila kung paano sila didiskarte ng tama. May mga nakilala ko na abroad. May mga nakilala ko abroad na mga doktor na nasa ganyan, nasa network marketing. Hindi sila yung mga doktor na hindi exorbitant mag-prescribe ng ganyan. Pine-prescribe nila, pero hindi sila hindi sobra-sobra. Kasi may mga mga network marketer na, "Oh, ito na lang inumin mo, gagaling ka na." Mga sobrang ano. Sobrang too good to be true. Too good to be true. Oo, yun. Ang ganda ng palabas na yun eh. Pero tapos na yun, di ba? Tapos na yun. Pero na too good to be true nga yung mga promises nila. Kaya hindi magandang ehemplo yun. Ito, para sa mga gustong maging negosyante while pursuing med. Yan, what is the best advice? Ikaw. Nagme-med, tas gusto maging... Dati gusto ko to eh, habang nagme-med. Ay, may kakilala ko si Carlo. Kailikuan. Nagbi-business yun ng online habang nagme-med siya. Okay naman, nag-umusbong naman. Kasi napabayaan niya nung internship. So, siguro advice, although kasi medyo takaw din sa oras yung pag-med. Siguro pag dating mo ng internship, medyo maluwag-luwag. Diskarte mo ng mga online store. Kung ano yung hilig mo. Para sa akin kasi ganun eh. Kung ano yung hilig mong gawin, gawin mong business. Ako, ito, yung pag-YouTube, mahilig kasi ako mag-edit ng video, tsaka mag-video-video, kahit dati pa lang. Gawa kung hobby na siya, at the same time, pwede ka pa kumita. Yes. Nagsimula lang naman tayo sa maliliit. Parang 500 per month lang kinikita. 500 per month, 200 per month. At least meron. Tsaka at least, yung ginagawa mo, yung binibusiness mo, is hiling mo rin. So, di mo isiping trabaho yun. Totoo yun. Tsaka marami na ngayon opportunity online. Totoo yun. I-maximize natin yung capitalize natin yung Facebook, yung TikTok. Ako, kunwari, mga, kung may mga nakikinig sa atin na mga senior high school, mas bata. At kunwari, meron naman silang mga supportive parents, at gusto nilang mag-med school, tapos wala pa silang naiisip na course, at gusto talaga nilang mag-med school, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-go straight to med. At gusto nilang, nakakaisip sila na, ay gusto ko, may negosyo ko while tuwing med school, mag-pharmacy kayo. Bakit? Pharmacy, pre. Malaki ba? Diba? Sipin mo, pharmacy ka. Pag-registered pharmacist ka na, since kunwari may pera naman kayo, magtayo ka ng pharmacy mo. Yung pharmacy mo, itayo mo sa isang area na may foot traffic, yan yung pharmacy mo na yan magpapaaral sa'yo. Bukod doon, since makikilala, in 4 years time, makikilala na yon. Pagkatapos mo ng med school, may clinic ka na. May spot ka na mag-clinic. May foot traffic na eh. Magandang discard yan. Tapos nung pagka may clinic ka doon, extend mo na lang onte, may diagnostic ka na. So, dire-diretso na yon. Nasa yun na yung diagnostic, nasa yun treatment. Nasa yun pa yung treatment. Pera lahat sa'yo. Nasa yun na lahat ang pera. Kaya tingin ko, kung kunwari mga senior high school sa mga wala pang idea isa sa mga magagandang gawin mga pharmacy. Ayun. Yun yung mga isa sa mga 5 years yun. Medyo mahirap lang din. Mahirap lang talaga. Pero it will be worth it. Sabi nga natin, wala namang madali. Tama. Pero magiging worth it talaga siya. Pero malaki yung pera sa no? Malaki pera. May alam akong pharmacy na franchising business. Laki nun. Nagtanong na ako dun. Magkano? Million din yun. Million din? Million din. Halos ang magagastos mo. Kasi Pinoy ba yun? Parang. Magaling yung nakaisip nun. Ganun pa nga iba eh. Ano pa nga iba? Yan, meron pang ganyan. Meron ding yung mga ganun. Yun. Kung ayaw nilang magtayo ng sarili nila, meron na mag-ganon. Mag-franchise. Oo. Franchise kasi, babayaran mo yung name ng company. Oo. Pero although naglabas ka ng konting pera, at least yung proseso nung napadali ng konti. Oo, hindi mo na inisip. Kasi ang binayaran mo dun yung experience nila, yes, which is wala ka naman. So I think okay lang na maglabas. Ikaw pre, yung mga investment mo. Yung mga investment ko. May investment ako sana. May investment ako sa isang franchising company. Maganda naman. Yung kapatid nito. yung Tammy. May investment ako dyan. Maganda naman. So kung gusto niyo mag
mag-franchise. No? So, mag-message lang kayo sa amin. Sa mga takot, pre. Sa mga takot? Kasi ako, kahit ako, natakot ako. Ako rin. Inaral. Kasalanan mo, ba't ako na dito? Pag tinakbuhan tayo, ako may kasalanan. Hindi, well, inaral naman natin. Inaral naman natin. Yun nga, sabi mo kanina, aralin maigi kung may yes, kung ano yung reputasyon ng company, mm-hmm. kung ano yung mga dati niyang nagawa establishment. Tapos, ano yun yung kung may DTI permit, kung may SEC. Kasi kapag may mga permits silang ganun, okay, most likely, man. Legit yan. At saka, isa pa, bukod dun, you only invest the money that you can lose. Ayun, kasi, kung mag-i-invest ka, tapos ibibigay mo lahat, walang kwenta yun. Para lang, ano, sabi mo, parang sa pagmamahal lang yun eh. Kung all-in ka agad, kung wala kang ititira sa sarili mo, kawawa ka. Laging ganun, laging ganun. Laging may respeto ka pa rin sa sarili mo. Kumbaga, meron ka pa rin reservations para sa sarili mo. Ganun din sa pera. Lagi ka pa rin merong nasa sa sarili mo, nakatabi pa rin siya sa'yo. Kasi, you'll never know kung saan magagamitin yan. Baka mamaya may isa pala malaking oportunidad. Para ganun. At yung mga pera, yung pera na i-invest mo, those are the money that you can afford to lose. Baga, kapag ganun. Nag-invest ka sa akin, itong company, itong invest na yan. Considered, wala na yung pera. Considered, wala na. Hindi mo naisipin. Hindi mo naisipin yan. Kasi pagka inisip po, pagka dadating sa punto na isipin po na yung isipin, ma-stress ka lang eh. Oh, at saka parang binigyan mo lang ng sakit yung ulo. Oo, sakit ng ulo yung sarili. Oh, wag nang ganoon. Ayun mga sumasakit yung ulo mo eh. Yun yung sakit sa kalingkingan mo, ramdam ng buong katawan mo. Eh. Wag na. Kung yung i-invest mo ay hindi mo kayang mawala sa iyo, wag ka na mag-invest. Paano kaya pre yung mga wala masyadong savings? Hindi na ba sila makakapag-invest? Pwede naman. May mga maliliit naman na ano, mga maliliit naman na investments. At saka meron din naman tayo ng mga unti-unting ipon. Pero nagsimula nga ako ng mag-ipon ng ano, pa 1,000 pesos eh. Talaga? Oh, nung nagsisimula tayo dito sa YouTube. Simula ako ang ano, per month pa 1,000 kasi yun lang yung offer ng brand. 1,000 lang. 500 lang sa ano. So wala talaga nagsisimula sa malaki agad? Wala talaga. Ewan ko, artista. Anong nangyari doon sa ano? Tigo 1K? O ngayon, nakabili na ako nito. Nakabili ako nun. So, dahan-dahan talaga. Hindi siya talaga biglaan. Tapos ito, since nakabili ka na ng ganyan, mas maganda na yung kalidad na nagagawa mo. At yun yung investment, kumbaga. Yung iba kasi bumibili ng damit investment. Oo. Sapatos investment. Hindi, I don't think yun eh. Feeling ko ginagawa lang nilang ano yun eh. Parang show off, tsaka, ano ba yung term dun? Parang palusot. Uh-oh. Parang mapagbigyan yung wants nila. Uh-oh. Oh, ito, investment daw ako, sapatos. Pero, sale naman. Pero, ang totoo nun, ikaw yung nabudol doon. Kasi hindi mo naman kailangan. Mm-mm. Akala mo lang nakamura ka ng sale. Mm-mm. O, sige, nakasale nga siya, pero kailangan mo ba? Mm-hmm. Parang hindi eh. Hindi naman. Uh-oh. So, nagastosan ka. Yun yung problema. Hindi ka tulad, kunyari ito. Itong camera, mga binil nating camera to, di ba? Yung pera pa ko ilabas yung pera. Ako rin eh, di ba? Pero ito, ang mahal-mahal nito, 40 mil to. Eh. Di ba? Pero ito, sinave ko yan. Talaga? Oo. Bago ko siya ma-cash, sinave ko muna yan ng sinave. Bago ko siya, para sabi ko, bayad na to. Wala ka na isipin. And that is the money that you can afford to lose. Kasi alam ko na doon sa mga pinagagagawa ko noon na ang telepono ko lang noon is second-hand na Android phone. Yung dati. Second-hand lang yun. Telepono lang ng kapatid ko yun. Na hand-me-down. Yun lang gamit ko na sa pagbablog. Kumita ng pera, kaunti. Sobe. Nakabili ng ganito. At yan, gumanda ng kaunti yung quality. Kaya mas may mga tao pang mas nag-invest sa'yo. Mas naging bawi ka na. Doon sa in-invest mo din na time and effort. So yung pag-i-invest, baka kasi isipin nila na invest lang sa business, mm-hmm. invest sa lupa, hindi lang yun. Pwede kayo mag-invest sa skills nyo. Mm-hmm. Yan, may skill ka sa pagkanta. Mm-hmm. O bumili ka ng magandang mic, mag-recording ka. O, tulad nitong Mauno. Ayan. Salamat, shoutout sa Mauno. Ayan. Kung saan ka mahilig, mm-hmm. tsaka kung saan yung lahat naman tayo may talent, may skills, depending wala. Naniniwala ko dyan. Baka hindi lang nadi-discover pa. Tsaka iba-iba naman tayo ng talents. Hindi lang naman pag sa'yo pagkanta. Baka talent mo, pagpapatawa, gano'n. Mag-invest ka doon and ipon lang rin. Tsaka baka malay mo, talent mo pala paglilinis. Mm. Diba? May mga tao na, ako, truth be told, burara akong tao.
Pero yung ano, yung mga kilala ko na ang talent talaga paglilinis, na ginawa nilang negosyo yung paglilinis, ano, laki ng kinikita nila. Mm. So, magandang... Kahit ano, di ba? Maraming opportunity. Maraming opportunity. Possibilities. Oh. Tsaka sabi nila, pre, ang magandang business is yung business na magsosolve ng problem. Oo. Oh. If there is a problem. Parang yung sa'yo, problema mo yung makalat. Oo, problema ko makalat. Ngayon, may business man na nakaisip. O sige, solution na ko nga. Kung kalat-kalat ni Dr. Macalintal, linisin natin yung bahay niya. Magandang business. Oo, magandang business. Di ba? Ganun. Ito yung problem na sinolve nito, yung pagkagutom mo. Ito, yung tip-top. Pag-cream mo ng yogurt. Oh, tip-top, tummy, di ba? Oh, gusto niyo ng franchise? Meron kami niyan. Email lang, no? Email lang kayo. Kung gusto niyo ng tip-top, pwede. Kung gusto niyo ng tummy, pwede rin. Pwede rin. Nasa sa inyo na, mamili na kayo. Next question, would you recommend taking ND as a pre-med? Ah, sa akin siguro yan. Maganda ikaw masagot talaga nito. Mm-hmm. So, siguro yung ND as a pre-med, well, oo. Kung ang goal ninyo ay maging nutritionist. Kasi, malaki yung... babae. Ikaw kasi babae. Oo, kasi babae. Hinawal kasi ako ng babae. Ako kasi, naging secondary siya eh. Parang kumbaga, iba naman yung goal ko nun eh. Mm. Ba't ako nag-ND eh. Mm. Hindi naman para maging doktor eh. Para humabol nga ng babae. Pero, bumagsak-bagsak pa ako nun. Pero niya, nangyari, after med school, meron pala akong specialization na hindi ko kailangang mag-residency agad. Oo nga eh, no? Oo. Sa'yo? Meron pala akong specialization agad na naghihintay lang to be awakened. Eh. Alam mo na yung data yun, di pa? Hindi. Hindi so, ko alam. Parang nakaplano siya. Parang nakaplano pala siya. So, ganun pala yung nangyari. Ganun yung nangyari. Hindi ka lang aware. Oo, hindi lang ako aware. And then, dumating lang sa point na ang dami ng referrals ng mga tao, ng mga doktor din sa akin na, oh, sige, i-counseling mo naman to, i-counseling mo. Naging ano na, naging staple ko na siyang trabaho doon sa klinika ko sa Lipa. When I quit family medicine residency at the first time nung ano, nung sa family doc. Ang dami na eh, sa ano, at yun bumuhay sa akin. So, ibig sabihin, pwede. Pero end game siya. Kasi, sa med school, halos wala hindi mo magamit yan. Biochem mo lang magagamit yan eh. At saka kung hindi mo inaaral yung nutritionist, yung nutrition and dietetics talaga ng maayos nung pre-med, kung hindi mo inintindi, mahirapan ka talaga sa med school. Kasi ako, binabalik-balik ako pa rin yung notes ko dyan. Maganda pala siya kung talagang inintindi mo. At malaki yung advantage mo sa biochem, malaki yung advantage mo sa... pati sa medicine pala malaki sa IM at saka sa yun doon yung mga ganun yung medical subjects maganda pati pedia maganda. Ang problema yung second year subjects mahirap yung layo na yun. Layo na kasi labo-labo na kasi pato ba kayo? Oo, wala kami masyadong pato, wala masyado. Pero yan, yung ND maganda siya, end game. Pagkatapos sa lahat, habang yung lahat katulad iyo kayo, radio, mag-IM, ikaw tapos ka na. Meron kang nakakaabang na. Oh, gets. So, yun. So, tiis-tiis lang at makakauntos din. 4 years to, no? 4 years yan. 4 years. 4 years din. Pero ako, kinuha ko 5 years. Bumagsak na kasi ako. Ano? Yun lang, babae kasi yung babae. Babae kasi. Saan part kayo ng pagiging doktor na hirapan? Ikaw. Lahat. Clerkship talaga eh. Clerkship kahit talaga. Kahit takot. Uh-huh. Kahit ilang beses itanong sa akin. Clerkship kasi parang talagang ano eh, bagong mundo ulit. Oo. Na di mo lang... Ako nga nung unang duty ko. Oh. Asa ka ba? Ano ba rotation mo una? Ano? Ofta. Ofta? Ofta ako. Oh, toxic ka ba nun? May times, pero mostly... Sa ofta? Ofta ako. Tapos, first day ko pala ng clerkship. Wala akong dalang damit. Oh. Asa ko yung duty na pala. Kinabukasan. Tapos hindi ko pa na-guess yung pre-duty from... Wala akong dalang damit. So, yung from ko, yun na yung damit ko. Kung damit ko ng pre-duty. Oo. So, yun. Pre-duty, tapos wala akong damit? Wala akong damit. Kasi hindi man tayo na-rent. Oo. Sabak agad tayo. Sabak agad nga. Tapos, nagbunot ang kami kung sino duty. Oo. Ako yung nabunot. Duty ka nung umpisa? Duty ako nung first day. Nung first day. So, wala akong dalang kahit ano. Sakit sa ulo. Kasi bunutan. Oo nga, bunutan nga. Pinauwi naman ako, pero hindi na ako gastos pa sa pamasahe. Oo nga. So, yun. Kasi, duty ka ng mayigit 30. Uwi nga ba nun? Oo, uwi nga. Kasi dasma ka lang. Malapit lang. Parang 15 minutes lang. Oo. Isang tricycle, isang jeep. Bilis lang.
Mm. Tsaka, overwork, pangit niya eh, kasi pre-duty from tapos. Oo. Oh. Kukompleto mo yung from mo ng hanggang 5 p.m. Ilang oras na yun. Oo nga. Abuso. Abuso nga yun. Yun yata yung scam. Yun. Eh, ngayon nga, hindi na yung ginagawa eh. Oh. Ay, talaga? Oo, alam ko hindi na ginagawa eh. Kasi yung kapatid ko parang 12 hours na lang. Swerte. Parang ganun. Swerte sila. Swerte nga bang matatawag? Ayun lang. Kasi kung titignan... Sobrang baba naman ng 12 hours. Oo. Parang wala pang experience. Wala pang... Parang wala masyadong... Wala pa man nangyayari. Oo, nangyayari. Yung tanong yun eh. Hmm. Pero tanongin din natin si Junji kasi 12 hours din yung duty niya. Oo, baka meron naman. Oo, baka meron din naman. Ang, ewan ko, ako para sa akin... Pinakamahirap. Pinakamahirap second year eh. Oo nga. Talaga, I almost quit. Kahit kumpara sa clerkship? Sa clerkship... Kaya yung para may second year. It's a different animal kung titingnan natin. Ibang-iba. Eh. Ibang-iba. Siguro second year tsaka clerkship. Oo, second year clerkship talaga. Yun na lang. Yung clerkship kasi pre, dinred ko talaga yung ENT rotation ko. Ano na? Yung ENT rotation. Anong ginawa ko sa? Dinred ko. Talaga. Sino mga bossing natin? Huwag na natin pakalanan. Si ano? Boss, oo. Yung artista? Ha? Yung si Juday. Oo. Basta, dinred ko yon pre. Almost 60 hours halos ako nasa hospital halos nun. Bakit? Kasi hindi ko naman pasyente, pinareport sa akin sa Grand Rounds. Yun lang. Tapos, ako yung gagawa ng mga kung ano nung, ano, basta, dinred ko yun. At saka isa pa, yung OB rotation. Ayaw na ayaw ko talaga nun, pre. Inayakan ko yun. Ah, talaga? Oo. Ako gusto. Talaga, yung OB rotation. Siguro kasi nung click, nung pedya, di ba, pedya muna bago OB. Oo. Kasi siguro nung pedya, sobrang pasaway ko. Yun yung nag-ano ko eh. 1 week extension. Oh? Pedya? Oh. Bakit? Yun yung ano. Hindi ko pala ito nakwento sa'yo. Di ba? Nag-sign in ako ng ano. From duty ako. Gabi na. Tapos di ba monitoring Q1. Tapos nagde-decking naman tayo, di ba? Ang deck ko noon 2 to 4 a.m. yata. Oh. 2 to 4 or 2 to 5. Oh. Hindi. Ang ginawa ko, nag-Q1 ako ng... Q-tingin. Pero hanggang 7 a.m. 2 a.m. kasi 7 a.m. yung nilagay ko. Isang malas nun kasi si Doc galit na galit kasi pumasok siya maga. Parang 6:30. Tapos nakita niya. Nag-rounds. Nakita niya may, ano, may monitoring. Puta. Nakita niya simula 2 hanggang ano, 7 meron na. Eh, parang mga 6 a.m. pa lang nun. Pinatawag ako sa department. Mm. Ang sinigawan ako ni ma'am. Talaga? Repeat. Ano daw ako? Dapat repeat rotation. Oo. Oh. And buti bumaba. Buti bumaba. Kasi sorry ako. Hindi mo bumaba. Hindi ko alam yun. Nag-ano ako noon, 1 week. Kinuha ko yung 1 week after nung COVID. Mm. Kasi last situation namin COVID. Oo. Oh, oh. So, naiwan pa ako nung 1 week sa hospital sa pedya. So, dahil nga doon sa pasaway ako nung pedya, ang bait ko ngayon sa OB. Ka sa OB. Kaya gustong gusto. Sinong ano, resident body mo ng OB? Ano tayong pangalan nila eh? Alam niyo maganda? Hindi. Delete. Mute mo na lang. Ba't yung OB ba tayo mo? Ako gusto ko. Pero may monitoring na doon. Hawakan mo pa yun saan? Oo. Yung pinaka... May ano na yung Doppler ano, na. May ano na, may... Ano ba tawag doon? CTG ba tawag doon? Fetal Doppler. Oh, yun. Ay, CTG, tama. CTG? Hydrotomogram. Ayun, tapos may gaganong ka pa? Gaganong ka pa. Tsaka ano, tapos expect na tapusin mo yung papel mo. Nakahawak ka doon sa ganun, tapos tapusin yung papel. Oo, nga. Alam, parang ano, para sa akin, papasok pa lang ako. Ayaw mo na. Parang papasok, lalabas pala ako ng pinto. Gusto ko nang ubuwi. Ganun ang pakiramdam ko nung OB ako. Kaya hindi ko talaga kinonsider mag-OB. Never ko kinonsider mag-OB. Yan talaga. Pero clerkship talaga, never. Pero clerkship pa sa huli, no? Oo. Ayaw ko na ulitin. Hindi ko na talaga ulitin yun. Abuso. Ako, abuso talaga yun. Parang pumapasok ng fraternity araw-araw. Ikaw pa rin yung sa opinion mo lang. Yung mga GS. Oh. Abuso ba yung ginagawa sa kanila? Hindi ko rin sa... Oo, oh, ano sila eh, parang... Meron sa atin, di ba? Hindi na umuwi. Oh, hindi na umuwi. Kasi nag-quit yung isa. Mm-hmm. Eh, nagpe-perpetual duty na, di ba? Yeah, ah,
Siguro part talaga ng training part nila yun. Training. Kasi alam mo, kultura nila. Oh, ng ano kultura nila. Na-experience ko rin yun halos ano, sa ENT eh. Nag-subo kasi ako mag-train ng ENT. Dito sa Asian. Sa Asian. Perpetual duty kami dyan. Oh, perpetual duty kami dyan. Siguro part din siya talaga ng training na ganun, patatagan. Kasi, ang tagal, minsan may OR ka talaga na matagal ka eh. So, ganun din siguro talaga. Pero alam mo, hirap eh. Hirap talaga, no? Kaya ako, hindi ko rin kinonsider mag-sirohano din. Diyan papasok pa rin yung sinabi mo kanina na, ano? Depende sa perspective. Depende sa perspective mo. Tsaka kung anong goal mo. Say, for example, ito, usaping pera. Sa loob ba ng 5 taon, kunwari, sa kunwari, kayo, mga gusto, sa mga gusto mag-surgeon, sa loob ba ng 5 taon pagkatapos mo mag-med school, yun bang kikitain mo after 5 years ay hindi mo kikitain sa loob ng 5 years? Parang ganun. Gaano ba kadaming gusto mong kitain after 5 years para maging satisfied ka sa buhay mo? Parang ganun. Yun yung pumasok sa isipan ko noong ginagawa ko na yung ginagawa ko ngayon. Kaya, I'm continuing what I'm doing right now. So, examinin yung sarili bago gumawa ng isang bagay. Mm-hmm. Dapat sigurado. Dapat sigurado. Para sigurado. Mm-hmm. Ayun. Ikaw, dapat, anong opinion mo dun? Yung 5 years kasi, dami mo na pwede magawa dun. Oo. Yun. Ngayon, nabanggit mo yung 5 years na yun. Lalo na kung private ka na, na residency. Mm-hmm. Tapos yung kita mo ulit, eh kung ibang bagay ginawa mo. Well, to be fair, di mo na pa naman kasi alam. Kasi nga nakulong ka sa med. Oo. Parang yun yung dinikta sa'yo. Mm-hmm. Di mo pa naman alam yung ibang hassle na pwede mo gawin. Wala, eh kung bago ka pumasok ng residency, talagang alamin mo kung para ka ba dun. Mm-hmm. O baka may iba ka pang path na pwede i-take. Oo. Kasi dami pa eh. Dami pang opportunity na pwede. Kahit hindi ka mag-residency. Oo. Sa may MD ka sa pangalan mo, iba na rin yung tingin sa'yo. Marami talaga. Marami. Kailangan ba lahat ng doktor mag-train para matawag na magaling na doktor? I don't think so. Agree ako. Kasi, ikaw, sige, why? Kasi, ang pagdo-doktor, ginagawa naman natin to para sa mga pasyente natin. Oo. Kaya tayo naging doktor. Pwede tayo mag-educate. Mm-hmm. Hindi lang naman laging opera. Hindi lang laging CT scan. Mm-hmm. Pwede tayo mag-educate, spread natin yung, share natin yung nalalaman natin para sa ganun, naiwasan yung mga preventable na diseases. Mm-hmm. Kung di naman tayo mag-educate, pwede tayo mag-moonlight. Mm-hmm. May mga natutulungan pa rin naman tayo nun kahit hindi tayo mag-training ng residency. Mm-hmm. Kung yung ibig sabihin niya dito is yung training is residency. Uh-huh. Pwede tayo mag-moonlight. No? Marami ka pa rin naman matutulungan nun. Pwede ka mag-YouTube. Oh. Mas marami kang marireach na tao. Mga kababayan mo na nangailangan na sa lugar nila, walang nagtuturo. Mm-hmm. Walang mga doktor na kapag-share ka. So, yung pagiging magaling na doktor, depende siguro yan kung ano yung level, ng naitulong mo sa mga tao, sa kapwa mo, especially sa mga nangailangan. Mm-hmm. Kung hindi ka man nag-train, pero yung volume ng mga naturuan mo ay sobrang dami. Mm-hmm. Kumpara mo sa nag-train na pineperahan lang yung mga pasyente o ginagawang ano. Feeling ko mas magaling ka pa rin kumpara doon sa isa. Mm-hmm. Sa akin, palagay ko, tama ka. Hindi nga dapat ikulong ang pagiging doktor sa training at hindi rin dapat ikulong ang pagiging doktor sa pagiging doktor. Kasi tama ka, yung MD sa pangalan mo ay malaki ang iaambag na nun sa society eh. Actually, kahit nga hindi ka pumasa ng boards, yung MD na yon powerful na siya eh. Pwede ka nga maging speaker sa isang, kunwari hindi ka pumasa ng boards, pwede ka maging speaker sa isang, sa mga symposiums, or pwede ka maging researcher. Mm-hmm. Kasi yung MD, it's a degree eh. So, kung titingnan mo, pwede ka sa research, pwede ka sa education, pwede ka sa social mobilizing, pwede ka sa provider, yung 5-star na pangayong isa. Manager, yung manager. So, mga admin work. Admin work. So, ulit yung sperm. Social mobilizer, provider, healthcare provider, researcher, educator, and manager. So, pwede kang maraming tracks. No? Tsaka tama, hindi porque hindi ka nag-train ay wala ka ng training na makukuha. Kasi as you go along, it is a training. Yung bawat pasyente na makakasalamuha mo is a training for you. Mm-hmm. At tama ka rin na
Hindi porke hindi ka nag-train ay hindi ka na magiging magaling na doktor. Pwede kang mag-YouTube, pwede kang mag kung ano nung gawin mo. Pwede marami kang matutulungan tao eh. At maraming unconventional tracks na pwede mong gawin. Katulad ko nga sa dami ng na-try kong ano, sa dami ng napagdaanan mo, sa dami ng dips sa buhay. Yun yung mga setbacks na sasabihin mo na these temporary setbacks will create certain tides that will set you up for something greater. So, hindi kinakailangan na yan lang ang gawin mo. Hindi kinakailangan na i-train mo lang ng i-train or kulong mo yung sarili mo sa pagre-residency lang. Marami. Baka nga, may mga tao nga na sinasampal na sa'yo na hindi ka pang residency eh. May mga tao na sinasampal na sila ng buhay na para hindi ka pang residency, huwag ka dito. May mga ganun eh. So, bakit mo ipipilit? Baka kailangan ka sa community. Baka yung simpleng ubot sipon pala sa komunidad mo yung hindi nagagamot ng maayos. Kasi marami ng specialists. Baka ganun pala eh. Baka to cover the woods, hindi pa pwedeng yung loob lang. You have to cover the periphery as well. At doon kinakailangan yung mga generalists, nandun pa rin. And siguro, marami pa rin lost eh. Dito na siguro papasok yung primary healthcare na minsan may mga tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta. To navigate yung mga tao, kinakailangan ng primary care physician. Hindi naman sinasabi na kailangan super specialist ka para maging primary care physician. Kahit ikaw ay general practitioner, pwede kang magturo kung saan siya pupunta. Give yung primary care lang muna. Tapos kung kinakailangan ng specialist referral, navigate para matulungan mo yung pasyente. At yun ay magiging, pwedeng maging magaling kang doktor para doon. In that way. Kasi naituro mo siya kung saan siya dapat pumunta. Tama. Kasi hindi niya alam kung saan pupunta eh. At yun yung care na naibigay mo sa pasyente. So, ilang ganun yung magagawa mo? Ilang tao yung may tuturo mo sa tamang daan? Okay. Yun. So, yun. Di na kailangan sumiksik pa sa mga ano. Oo. Masyado na maraming specialist. Masyado maraming specialist eh. Yun yung sinasabi natin na it's super saturated. The market is super saturated. The sea is very red. Go to the blue sea. Okay. Diyan okay. Natin natang pusin. Ang usapang ito, maraming salamat, Doc Dex. Maraming salamat din, Doc Alvin. Kung maging maganda ang kalabasan nito, part 2. Part 3, part 4, part 5. Part 2 na 3.